Mula Hong Kong, bumalik si General Emilio Aguinaldo sa Pilipinas kung saan siya ay pinatapon ng mga Espanyol. Taglay ang mithiing palayasin ang mga Espanyol sa bansa. Tiniyak niyang magiging kaalyado ng Pilipinas ang Estados Unidos sa kanyang adhikain. Nagtagumpay si Emilio Aguinaldo at naideklara ang kasarinlan ng Pilipinas noong July 12, 1898 sa Kawit, Cavite. Binasa ni Ambrosio Rianzares na kilala bilang Don Bosyong ang akda ng deklarasyon ng kasarinlan ng Pilipinas na nilagdaan ng 78 katao. Ang nilalaman ng proklamasyong ito ay pagkamit ng kalayaan ng ating bansa mula sa pananakop ng Espanya. Unang nasilayan at iwinigayway ang pambansang watawat ng Pilipinas na tinahi sa Hong Kong ng mag-inang Maricela at Lorenza Agoncillo at Delfina Herbosa. Dito rin tinugtog ang Marcha Filipina Magdalo, kilala ngayon bilang pambansang awit na lupang hinirang na nilapatan ng musika ni Julian Felipe at kalaunay ginawan ng liriko ni Jose Palma. Ngunit ang proklamasyong naganap sa Cavite ay hindi tinanggap ng Espanya, kung kaya nagpatuloy ang ikalawang yugto ng himagsikang Pilipino. Nang pumasok ang hukbong Amerikano sa Maynila upang makipagdigma sa mga Espanyol, dito nalaman ng mga Pilipino na nais lamang palang sakupin ng Estados Unidos ang Pilipinas mula sa Espanya. Lihim na palang pinag-usapan ng Estados Unidos at Espanya ang naganap na kunwaring labanan na nangyari noong Agosto 13, 1898 na nakasaad sa Tratadong Paris na babayaran ng Estados Unidos ang Espanya ng halagang 20 milyon dolyares kapalit ang Pilipinas. Ang mapang ibinigay ng Espanya sa Estados Unidos ay mapa ng Luzon, Visayas at Mindanao, kahit bigo silang masakop ang ikatlong pulo. Sa kunwaring labanang ito, sumuko ang mga Espanyol sa Estados Unidos, hindi sa mga Pilipino, dahil ayaw nilang masira ang kanilang dangal at para ipakita sa buong mundo na sumuko sila sa isang bansang malakas at makapangyarihan. Dahil sa layuning masakop ng Estados Unidos ang Pilipinas, humantong ito sa digmaang Pilipino-Amerikano. Sa labanang ito, nagwagi ang Estados Unidos at nangakong ihahanda ang mga Pilipino sa pagiging isang malayang bansa. Ipinagkaloob ng Estados Unidos ang kalayaan ng Pilipinas noong July 4, 1946. Nangyari ang lehitimong pagkatatag ng unang republika ng Pilipinas noong November 29, 1898 pagkatapos mapagtibay ng Kongreso ng Konstitusyon. Pinasinayaan ito noong January 23, 1899 sa makasaysayang simbahan ng Brasawin sa Malolos, Bulacan. Sa simbahang ito, naganap ang apat na mahahalagang pangyayari sa kasaysayan ng Pilipinas. Una, ang unang pagpupulong ng unang Kongreso ng Republika ng Pilipinas noong September 15, 1898. Pangalawa, ginawa at pinasa ang Konstitusyon ng Malolos pagkaraan ng 2 buwan. Pangatlo, pinasinayaan ang unang Republika ng Pilipinas noong January 23, 1899 at pang-apat, nanumpa ng opisina ang unang Pangulo ng Pilipinas. Nagkaroon ng 3 sangay ng sistema ng Republikang Malolos. Ito ang ehekutibo, lehislatura at hudikatura na ang kapangyarihan ng bawat sangay ay pantay-pantay. Dito hinirang ng Kongreso si Emilio Aguinaldo bilang unang Pangulo ng Pilipinas. Kasabay ding hinirang ang kanyang iba't ibang gabinete na sina Teodoro Sandico bilang kalihim na panloob, Apolinario Mabini bilang kalihim na panlabas, Baldomero Aguinaldo bilang kalihim ng digma, Gracio Gonzaga bilang kalihim ng kawanggawa at si Mariano Trias bilang kalihim ng pananalapi. Pagkatapos nanumpa sa loob ng simbahan ng Brasawin ang mga naturang opisyalis, inihayag ni Pangulong Emilio Aguinaldo na ang ating bansa ay malaya at napapaloob din sa ilalim ng batas na ito ang pagkakaroon ng pantay na karapatan tulad sa ibang bansa sa mundo. Sa okasyon ding ito, idiniklara niya ang pagpapalaya sa mga bilanggong Espanyol na hindi kasama sa regular na hukbo ng kanilang katunggali. Kasama sa kanyang pagpapahayag ang pagbibigay sa mga dayuhan ng pribilehiyong malayang makipagkalakalan sa Pilipinas.